everybody. Welcome to my condo. Pasok na lang yan. Vlogger na vlogger. And then we have the first TR here. So actually, TR for my dogs na lang. TR for your dogs? Yeah. Ang taray! Yeah. Iba! Hello mga Okasans! I hope you guys are safe and well. And well. Welcome to another episode of Dear Mama Meme! Okay, today mga Okasan, ito sa Unisa Onesion Chapet, Balor! Meron akong guest at isa siya sa mga pinaka-requested ninyo. Kaya naman masaya ako na makakasama natin siya today. And before that, I would like to invite everybody to subscribe to this vlog. Turn on that bell para updated kayo sa mga episodes ng Dear Mama Meme and of course, the Curious Two na rin. Okay, excited na ba kayong malaman kung sino siya? Let's do it! Okay, mga Okasan, ito sa Unisan Shopet Balor. Okay, aside from being a mom, a partner, and a daughter, I am a proud big ate because I am the panganay sa lahat ng mga kapatid ko from the Noguchi side and the Revillame side. Okay, kaya nga ngayon, meron tayong special guest, sinabi ko nga kanina na mahal ko and meron siyang milestone sa kanyang buhay. Makakasama natin ang isa sa mga most requested yung guest ko na si Marimonte. Mont, hi! Welcome to Dear Mama Meme! Hi, mga Okasan. Thank you so much, ate, for having me again. I'm super happy. Yes, kasi ngayon, kung hindi nyo alam, si Mont ay independent living na. So, nasa condo unit na siya. Pinayagan na siya ng kanyang mga magulang, aming mga magulang. And, syempre, na-experience ko din yan nung nasa London ako. And gusto kong i-impart sa kanya yung mga natutunan ko. And then, of course, Adulting 101 tips na rin for today. So, Mon, kamusta ka naman dyan? Kaka-start mo palang mag-isa, no? Yeah. Hindi talaga, ate. I think magto 2 weeks na ako here sa condo, ate. And I'm super happy naman kasi it's spacious. So, you know, sa course ko, medyo marami akong mga materials na kailangan. So, at least may space ako for that. And then, I'm really enjoying the place talaga. It's really nice and comfy. How about the trees? Are you enjoying the trees? Kung di, alam na ko itong si Mon, nag-solo, pero takot naman pala sa multo. Ate, feeling ko tayong lahat sa family naman. Okay, pero hindi na ako natatakot ngayon. Basta huwag lang manood ng mga nakakatakot na movies. Takot ka saan? Saan ka takot? Takot ako sa Capre. Saka kasi malapit ako sa mga haunted places here, so... Ay, totoo naman yan. Baguio nga pala yan. Sige na nga. Pwede ka nang matakot. Okay, Marimonte. I-tour mo naman kami sa condo mo. At because hindi ko pa rin nakikita, I would love to see your place. Yeah. Okay, ate. Let's go. Let's go. Hi everybody, welcome to my condo. Pasok na lang yan. Vlogger na vlogger. So here, it's pretty spacious compared to other condos. So I'm really glad na I can bake here and cook here. Uh-huh. Actually guys, here's the thing. Hindi ako marunong mag-cook and magsaan. So I'm super excited na matutunan ko yan. Stay ko here. Parehas tayo. Nasa London ako, hindi ako marunong magsaing. Oh no! Oh my gosh, Ate. Buti nilang thank you, Dr. Google. True. Ito guys, so ngayon, nagsastart na din ako mag-wash ng own conditions and then clean ng stuff. So I'm really happy. Tapos I'm paying my bills na. It's like, it's really a milestone like what you said, Ate. Oh, maganda yung kitchen mo. Malinis, ha? Yes, Ate, kasi syempre kay Papa, dapat lahat malinis. And then here naman, I have my collections. Ano yung mga collection na yan? Mga magnets? Mga magnets, ate. So, ito yung mga napuntahan kong places na super proud naman ako. So, mahilig talaga ako mag-travel. Man, on this side, we have our living room. So, this is where I watch the fans. Dito kami, pag may visitors ako, dito kami nagsistay. And then, here we have the dining room. Dito kami kumakain. Dito ako kumahan since hindi ko pa na-try mag-isa. Dito kami kumakain.
And then for now, this is my temporary study table, study area. Okay. I'm still waiting for my drafting table. So dito muna ako naggagawa ng plates for now. Wow. Yeah, so I'm trying to organize everything pero super dami talagang gamit kaya mukha siyang gulo. Hindi, okay lang yan. Basta dapat yung chaos mo ay organized chaos. Kung baga, kahit magulo yung mga ballpen mo, at least magkakasama sila. Siyempre, importante yan sa course mo na ang dami-dami mong kailangan, di ba? Para mag-drawing, mga ganyan. So, dapat maayos siya, ha? Marimonte, alam mo na si Papa, lagot ka. First atin. And then, here naman yung dog area na lang na ginawa ko. And then, we have the first TR here. So actually, CR for my dogs na lang. CR for your dogs? Yeah. Ang taray! Yeah. Iba! Okay guys, let's move here sa veranda naman. Ayan, Diyos ko, may pa-veranda naman si Madam. At may yoga mat. Guys, super ganda na view here. You can really feel na nasa Baguio ka kasi surrounded ka by trees. Maganda siya sa morning, pero sa night, it's really May kapre. Yes. Okay guys, so yan. Ito yung, this is where I work out. Kasi hindi pa open yung gym because, you know, COVID. And it's better to be safe. So I stay here. This is where I train. Yeah. Ayan, very good. Yeah, okay. So yan, dito din. Masaya din dito kasi super cold siya ate at night. Oo eh, Baguio eh. Pwede mag-hoodie eh. Mga pangarap ko yan sa life eh. Guys, let's move here naman sa room ko. Oh, anyway, this is the guest bedroom but someone's staying in there. So let's... Not go in there. Okay, so welcome to my room. It's not yet ano talaga na ayos, pero okay naman na siya for now. Since... Oo, siyempre. Here. 2 weeks ka pa lang yata, no? Magto 2 weeks pa lang. So I have my clothes in here. Inorganize ko siya at talaga. Kasi, syempre, maganda din kung maayos yung gamit. And hindi maganda. Dapat maayos dapat. Ang gamit. Correct. Dito nagsistay yung mga dogs ko ate with me. Okay. Very good. Yeah. And then, welcome to my bathroom. This is where I do all my makeup and skincare and legal. So yeah. Wala lang. I'm ganda, super, I'm ganda super happy kasi I have my own CR right now. Ayusin ko na lang, unti-unti ate. Oo, syempre. Tsaka nag-aaral ka pa. Stressful ang pag-aaral. May veranda ka rin dyan? Meron. Mas malaki actually ate. Iba! Here guys. So yan. Another view. Please naman ulit. Tsaka kitang-kita mo pag may sunset. It's super nice here. So sunrise sa kabila, sunset dyan. Sunset dito, sunrise doon, ate. Ang galing. Social. Thank you naman sa pa-tour mo dyan, Mon. Ang ganda naman ng place mo. I'm super blessed sa place ko. O, mag-chikahan na tayo. Sure, let's go, ate. Let's go inside, guys. Okay, let's go inside. Nako naman, napakaganda naman ang condo mo, Mon. So basically, meron kang 2-bedroom unit with 2 verandas with 2 bathrooms. Yung isa para sa mga aso mo. Yes. Tama. Yes. Tsaka sa guest na din siguro. Pag pumunta naman ako dyan, baka pwede naman ako umihi sa banyo ng aso mo. Pwede naman natin. Doon ka naman sa CR ng room ko. Yes. So ano naman, excited ka? Super, super happy and excited. Aww. Pero medyo scary din talaga, honestly ate. It's kind of scary kasi it's my first time nga. And yun nga, takutin talaga ako. Ngayon lang. Pero I think naman kaya ko naman to. Kaya mo yan, baby girl. Kasi syempre, masasanay ka din. And of course, excited ako for you kasi importante nga talaga na sa edad mo, matuto ka na mag-isa. So I'm really, really happy nung sinabi mo sa akin na pinayagan ka ni Papa. And of course, binigyan kanya ng magandang space para matuto and magkaroon ng independence. And of course, alam ko na for a time, gusto mo dito sa Manila, di ba? Oh, pero na-experience mo na na-miss mo yung friends mo. Yung to off. So, totoo lang ate. Parang hindi ko kayang maiwan yung friends and family ko here. Syempre dyan ka lumaki. At least, di ba, na-experience mo rin tumira dito. And I guess, deciding factor mo rin na
hindi mo pala gusto na hindi ka kasama ng mga friends mo. I think it's a big factor. And yung lola mo din. Tsaka ate, also yung medyo marami kasi yung cases sa Manila. It's very scary. Mm-hmm. I think it's better for me to stay here for now. Unless mag-resume na yung face-to-face. So, ako kasi sa Manila pala yung school mo. Tama. So, ayun, I'm really happy. So, meron ka mo mga kailangan tanungin sa akin sa life? You know naman na I'm a text away, but ngayon, meron ka bang mga gustong itanong? Like, yung biggest tanong ko ate is, how do you budget? Because super struggle ko yun. Maling tanong. Maling tanong. Maling tanong yung tinanong, guys. Tanong natin kay Joem kung paano mag-budget. Ako kasi hindi talaga ako marunong. No, I think, diba, syempre, meron kang allowance for now kasi hindi ka pa naman nag-work. So, i-monitor mo na kung magkano yung groceries. Syempre, nagsistart ka pa lang, diba? So, hindi mo pa talaga alam kung paano yung, kung magkano yung mga things. But, meron ka mga constant, ang tubig mo, internet mo, tapos yung electricity mo, malalaman mo after 1 month, di ba? And then yung groceries mo sa food, and then yung mga miscellaneous mo. So I think gumawa ka na ng parang, hindi ko lang kung magsusulat ka sa, ano mo, pwedeng sa phone, pwedeng sa laptop, gumawa ka na ng budget list mo kung ano yung mga yun. Sa, ano ba yung mga necessities mo ngayon dyan na babayaran mo? Actually, ate, nag-pay na ako ng rent ko and all the bills for the house. Tapos, nag-grocery na din ako. And what's funny is, nung nag-grocery ako, gumawa ako ng list na gusto ko i-follow. Ang problema is, very impulsive talaga ako. So, kukuha lang ako. And ate, yung best friend ko, nagpasama ako sa kanya pero she was late. So, nung dumating na siya, nandun na kami sa cashier. And then, what's funny is, nung chinek niya lahat ng mga binili ko, meron akong sinigang mix, meron akong nor cubes, pero wala pala akong meat and chicken. Oh, ganda! So yun, natututo ka ngayon kasi kayo din ang nagluluto, ikaw din ang magluluto. So, I think maganda, ginagawa namin dito sa bahay for a 1 week nakaset yung menu para alam mo yung bibilin mo. Ganon. So, at least, naka-budget yung sa food. Kasi nagva-vary talaga yan eh. Dahil depende sa lulutuin mo. Kung pwedeng pork or chicken, iba-iba ang presyo niyan. So, depende sa menu mo kung ano yung iba-budget mo for that. Pero meron ka mga essentials na kailangan mo sundin. Kasi parehas tayong impulsive. Pag nag-grocery ako, lahat ng mga wala sa listahan, yun ang binibili ko. Ako din. No. So, I'm also still learning that, but since si Daddy Joem ang gumagawa niyan ngayon, I'm safe. Kasi talagang, yung hindi ko talaga mapigilan eh, bumili ng mga ano. Tapos ano rin ako eh, medyo mataas yung standards ko sa mga bilihin, kaya medyo talagang kailangan ko ng budget for that. So yun, basta gawa ka ng listahan mo muna yung mga essential, ibubagay yung mga utilities mo, bills, water, yun yan. So dapat alam mo na yan, so ikwentahin mo na yung constant mo. And then of course, yung sa groceries, malalaman mo yan throughout your experience living there. So aside from budgeting na hindi ko talaga kaya, ano pa ang mga tanong mo? Ang struggle ko din right now is how I manage my time. Like, there's a lot of things that I want to do, pero super tamad din kasi ako. And nagpo-phone ako most of the time. So, parang struggle ko yun right now. Okay. I think struggle natin lahat yan. Especially ngayon, nag-start yung coronavirus, yung pandemic, no? Nabago talaga yung ating time sa katawa, sa sarili natin, sa yung mga everyday natin ginagawa noon. And then, biglang naglipat, tapos lumipat ka pa sa ibang lugar, mag-isa ka. So, you really have to be responsible doon. I know it's going to be hard month, but we all have to do it. We all have to set. Ako, actually, gumanda rin yung aking ano eh, schedule sa sarili ko because of Dear Mama Meme and The Curious 2. Kasi talagang wala eh. Parang, alam mo yung being dito sa pandemic na to, parang nawala talaga yung time zone natin eh. Pupunta ka na work, di ba? Tapos, ano ka, tapos meron ang sarili mong time. Pero ngayon talagang
wala na talaga. So, it's very hard kahit si Eli nga at saka si Kay, di ba, nahihirapan sa kanilang pagbabudget, so, pagmamanage ng time. But, you have to set your regular schedule. And, ayun nga, it's really important to limit your cell phone use. Kumbaga, pagka mag-work ka, mag-focus ka, and then, may mga apps for that eh. Merong Pomodoro, I think yung iOS 14 ng app. Actually, effective yun ate, yung Pomodoro for me. Okay. Yun. So, pag nag-work ka, yun lang talaga yung gagawin mo. I-challenge mo yung sarili mo. Kaya mo yan. Sana. Yeah. Kaya ko to, ate. Feeling. Hindi, feeling ko kaya. Kaya mo yan. Nag-adjust pa lang kasi ako ngayon. Mm-mm. Okay lang. Okay lang yung mag-adjust. It's important for us to explore that. Kasi ako, bago ako naka-adjust sa London, ang tagal, di ba? Hindi naman siya overnight. Hindi naman siya 1 week, 2 weeks. Months before I was able to adjust that. Doon pa, iba pa yung living circumstances mo dahil meron kang kinoconsider na weather, kinoconsider na train, yung mga ganon. Siyempre, ngayon, nandiyan ka lang. So, mas maganda ma-manage mo na muna. Matutunan mo na muna mag-manage dyan bilang COVID naman. Ay, naku mon. I am so, so proud of you for doing this. And I'm so happy na nabigyan ka ng chance. Kasi syempre, ako nung bata ako, nung edad mo, hindi naman ako nabigyan ng chance na yung gusto ko, kagaya ng ginagawa mo. Gusto ko yan eh. Actually, may konti akong inggit na nagagawa mo yan right now. Na hindi ko yan nagawa nun. But of course, different ang stories natin. And I'm just really happy na may experience mo yan. And ang dami mong matututunan, I know for a fact. And also, just know that I'm a text away. Huwag kang mahihiyang mag-text sa akin kung meron kang questions at kung nahihirapan ka sa struggles mo or just, you know, anything. Thanks, ate. Thank you, ate. Thank you for always being here for me and super grateful talaga ako for our bond. And, you know, I know that I can always call you or text you anytime. Yeah. And I hope that you and Eli and your family, I'm always here then for you guys. Yes, okay. So, mga Okasan, Otousan, Unisan, Onesan, Chopet Balur, pasalamatan natin si Mont for joining us today and sharing her own space and her struggles and kung ano mang adventure ang mangyayari sa kanya ngayon. Mont, thank you for joining us. Thank you so much, ate, again for having me. I'm super happy. Thank you for having us, ate. Ayun na. Okay. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mag-aral kang mabuti, ha? Alam mo na. Alam kong nag-enjoy ka dyan mag-isa at natatakot ka sa mga kapre. But importante is mag-focus ka sa school mo. Alam mo naman, kailangan natin yan. Kailangan mo yan. So yun mga Okasan, Otousan, Unisan, Onesan, Chopet Balur. Thank you so much for watching. I hope naman na today meron kayong napulot na aral. Because I know na sa mga ibang tao, syempre ang independent living sa edad mo, especially kahit kay Eli, maging role model ka, alam naman natin na napakahirap yung mga adjustments na yan. Kaya maraming salamat for showing us your new space. Kasi talagang magbabago lahat ang perspective mo sa life, sa pagiging mag-isa. Of course, sana talaga matutunan mo na mag-isa. But I'm happy rin na meron kang nakakasama ngayon. Okay, so yon mga Okasan, inviting everybody to like this vlog. And if you like this video, like it, comment, share, and turn on that bell para na ma-updated kayo sa mga episodes natin. Alam nyo na. And also follow me on my other social media accounts. Sa Instagram, we have Planet Umiboshi at dearmamameme at The Curious 2. And of course, my TikTok, you know that, Marimonte, Meryll Soriano _. Ikaw ba? Gusto mo ba silang i-invite sa mga social media mo? Go! Hey guys, if you want, you can follow me on my Instagram at _Marimonte. Yun lang yung public. Okay, thank you so much mga Okasan, reminding everybody to embrace your journey sa buhay, kagaya nitong si Mon. And then, of course, never compare yourself with others, kagaya ng ginawa ko kanina, nainggit ako, don't do that, okay? Just be happy, just, you know, yung mga struggles natin ay talaga namang darating, but it will help us to be stronger and wiser in life. Kaya naman magkita-kita tayo ulit next week dito lang sa Let's Do It Marimonte. Dear Mama Meme!
Okay.